Ako si Erwin, sumali sa contest ni Sophie. Ako yung girlfriend ni Erwin. Doon ako sa owner ni Bonbon. Pag nakakawala siya. Pag may bisita, kailangan po nakatali or nakatago si Bonbon doon. Kasi taulang-taulang talaga siya eh. Tapos si Bonbon, gagawa siya ng way para makaano siya ng bahay. Para mapuntahan kung sino yung target niya. Kasi siya na po yung ganyan po talaga si Bonbon pag maingay tsaka isang aso namin. Yun po yung trigger nila lagi. Ayan po si Bonbon. Tatalon siya sa may kusang lalabas si Bonbon. Yun po nagkakaproblema kami pag nakalabas siya. Pagkahabol ng pusa o yung manok. Shhh! Bonbon, mamaya na! Ay, makakawalain man! No! Gumawa siya ng way para makawala siya sa tali. So, hawak-hawak naman yung tali. Tapos, habang hawak niya, sumama yung kinakot niya. Matapang sa pusa yata. Lalo yan, dyan ang takbo niya agad sa bahay ko, oh. Pag nakakarawala, kasi may mga alaga akong pusa. Wala, talagang ang tapang niya. Pag nakakawala, pumupunta rin yung kapitbahay, nakawala po yung asa niya. Samahan niyo ako, tingnan natin. Hindi maganda yung harness kasi para sa isang matatakotin na aso, tapos nakaramdam siya ng pressure dito sa dibdib, lalo siyang nag-move forward. So, lalo siyang nag-move forward, nagbumukha siyang matapang. Pero totoo, isa itong huwag na aso. Okay? Kasi hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa labas. Okay. So malamang sa malamang, hindi ito masyado nakakalabas, hindi ito nakakalakad doon sa labas. Okay. So even if yung mga owners nila hindi sabihin sa akin yung history nitong chow chow na to, malamang ganun yun. Pero nung siya umamoy, marunong siya mangilala, but unfortunately, hindi na-practice ng mga owners nila. Hindi ko alam kung ano nangyari, paano sila nakagat, pero ang kagat nito malamang redirection. Malamang meron siyang gustong gawin, tapos hindi niya magawa, kinagat sila. Okay? Kasi kitang-kita mo na kapag meron siyang trigger dun sa gabay, kakagatin niya yung gabay. Okay? So, ganun yung nangyayari. Sige lang. Kaya mo lang siya magwala na magwala. Siya yung nagwawala na nagwawala. O, ayan. Ayan. Ang problema, nasa utak niya, wala siyang alam na gawin. And ang alam niya lang na tension dito sa chest. So ngayon, pag nakaramdam siya dun sa neck, which is the strongest part ng aso, na dun nagpapakita ng yabang sila, ngayon, biglang naging weak siya. Ginawa niyang pagwawala na yon, nung nilagay siya, nilabas dito, hindi niya alam pa paano magre-react dun sa gabay. So ngayon, dahil kalmado siya, nakita niya, gabay nakaganyan lang, sumusunod pa nga ako sa kanya, di ba? Nung nagwawala siya. But the point is, inahayaan ko lang, sige, magwala ka na magwala hanggang may experience mo na wala palang masama dun sa ang ginagawa sa'yo. With cap. So, kailan ang pinakahuling nilakad yan? 3 years ago? 10 years ago? Yung kay Papa pa, nung maliit pa po siya kasi hindi na kaya ni Papa ang igala. Kasi ilang taon na ba yan? 1 year and 7 months ko na. Makakawala siya kasi sa tali. Yeah, kasi harness yung gamit niya. Mas delikado yung harness. Diyan, makita mo, hindi siya makakawala. So, once you have the gabay, just try to walk. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng slip leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso.
Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Every day, what you can do is put the gabay, dito kayo, ikot-ikot lang muna kayo. Dito kayo, hanggang masanay na masanay yung neck niya dun sa gabay. Nakita niyo sa body harness, normally, pag yung harness nandito sa aso, nakalabas lang yung isang elbow, wala na. Kasi sigurado makakalabas na siya. Oh, ngayon, biglang gusto mong manghabol. Kita mo? Ano? Pagod na siya? O nag-i-inarte lang siya sa inyo? Pag humiga siya, minsan maawa na kayo. Kawawa yung aso pero nung nakakita ng pusa, kala mo walang nangyari. Diba? Ayan o, yung inaagad na yan, frustration yan. Control mo, control mo. Dali mo lang sa sila. There you go. Nice. Alright. Kita mo yung kamay mo, nakaganyan lang. Kailangan matuto kang magtuwala dun sa aso. Pagkahila mo, babago. Hindi pwedeng hila. Bawa mo siya parang saranggola. Anong pangalan yung taong nakatala sa bahay? John? Kuya John! Kuya John! Nice! Yun! Good! Ito, tigil siya. Pero, dito ka sa... Yan! Alright, so nakita mo, ngayon, ang may control dun sa situation, ikaw, hindi siya. Tignan mo ang mangyayari. Nagpalit ka lang ng posisyon. Diba? Pero kung nasa likod ka, laging isipin ng aso, ay hindi niya kaya. Ako nandito. So, kahit nakaganyan ngayon ka, pagpasok ko ngayon, tao po! Tao po! Good. Pero nakita mo, hindi siya impossible. Okay? So ngayon, tignan natin. Malayo, ah, walang tao. Ha? Tignan ito mangyayari. Dapat sumugod siya para makita nyo, hindi dahil may sinara ng tao. Tao po! Tao po! Kita nyo? Kaya ako hinaba para makita nyo na hindi yung aso yung problema. Kasi kung wala siyang kasama, hindi siya basta tao. Wala siyang katabi. Kasi duwag nga siyang aso. Hindi siya yung marapa. Kaya lang siya tumatapang kasi walang napapasaway sa inyo. Kasi pag nasa labas siya, kasi takbo agad yan siya. Takbo po ka agad kahit saan. Kahit may masagasaan siya mga laman. Basta pag nasa labas siya, takbo agad. Hindi po siya gumagad yan sa labas. Yan yung gusto mong tenga. Pag yan pumunta sa harap, kailangan mo siyang sawayin. Hey! Ayun naman. So, dapat bumabalik. Kasi pag pumunta siya sa harap, ibig sabihin, alerto na siya. Meron siyang gustong sigurin, meron siyang gustong punta. At ito nyo na bumabalik yung pusa, nakagano na ganyan tenga niya. So, mababasa nyo sa tenga pala, paano siya i-correct. Okay? Okay? So, ngayon, syempre, sinisimula natin ng meron pa rin tayong gabay kasi gusto nyo, gusto ko, may access lang kayo sa correction. May access kayo para sawayin siya. Kasi pag hindi, hihilahan na lang ngayon ang hihilahan. Hawakan nyo sa harness kung ano-ano. Ngayon, yan, kahit nakasuot yung gabay, pero parang walang tension sa ayun, hindi nakahila yung tali, di ba? So, mas kalmado siya, nakaka-observe dito. Pwede nilang gawin dito. I-practice nila to everyday hanggang masanay si Bonbon sa gabay, and then eventually, makalakad sila. With Cam. Tao po! Nakikita nga natin, nung malayo yung tao, mas nag-relax siya. Kasi ang nangyayari, pag mas malapit yung tao, hindi siya makarelax kasi tense din yung tao. Papasalamat kami kay H-Lambre, kay Sir Lester, sa pag-educate sa amin paano gabayan yung aso. Nagulat kami sa result niya. Ngayon, napatahimik po. Ginaiding niya kami at the same time kung paano turuan yung aso. Unlike dun sa ibang trainer is yung dog lang talaga yung tinuturuan. Yung nakikita namin ibang training, may kasamang kurot or sasaktan yung aso para tumahimik or sumunod lang. Pero kay Sir Lester, gabay lang, sit-sut lang, tumatahimik na po yung aso. Gusto niyo pang manood ng mga videos namin, hit like and subscribe sa aming YouTube channel. At huwag na huwag kakalimutan sa social media account sa Facebook at sa Instagram.